Sali ka nga. Ano nangyari sa'yo? Naipit ka sa bato. Kasi, hindi ka nakikinig sa magulang mo. Kaya yung mga kabataan, pag hindi sumusunod sa mga magulang, ayun, nakukumpromiso. Ang mga isdang ire, kahit na anong hirap ng nanay nyo, lagi ka rin sa putikan. Mga isda kasi eh. Siguro ang gumawa ng isda, isda rin. O, pakakawala na kita ha. Huwag ka magpapaulan, baka ka mabasa. Umuwi ka ng maaga, baka maglalasing ka pa. Pulburo na naman. Tiyak na dinilambayin ka na naman yan. Walang ginagawa ko, hindi mambumbong ng isda, hindi naawa sa ating maliliit. Tiyak na si Beto na naman may kagawa niyan. Eh, sino pa? Siya lang naman ang mahilig magtapo ng dinamita. Loryo, mabuti pa, puntahan mo si Betong. Puntahan mo siya. Teka muna, bakit ako ituturo mo, laki nun? Bakit hindi ikaw mapunta? Takot na naman sa laki. Anong malay mo? Malaki nga, pero bamba naman. O, oh, eh, bamba pala, di ikaw na. Oh, ikaw na, akong bahala, ako lang ang alalay mo. Betong, ikaw naman eh, wala ka isang salita eh. Nakapulong tayo, nakaisa tayo, walang gagamit ng bumbong. Bakit ka naman nagbumbong? Anong pakialam mo? Anong pakialam mo eh, pati kami natatamay. Isipin mo na lamang, ikaw lang mayroong malalaking isda. Ang makukuha namin, yung maliliit. Tama ba yan? Ikaw lang makikinabang. Saka hindi ba alisana kung magbumbong ka, malalaki isda. Sinasawata mo yung paglaki ng maliliit na isda eh. Kung yung anak mo ngayon, bumbungin yan. Masawata ang paglaki niyan, gusto mo ba yon? Di ba alisana kung maliliit lang ang isda, pati yung mga itlog, eh kuya itlog mo kasabukin namin ngayon. Bakit? Kaya mo? Ha? Ano, kaya ko ba? Kaya mo yan. Ha? Sabakan mo, kaya mo yan. Ikaw, Ike, nakikiisa ka pa ngayon. Kaya ano gusto mo mangyari? Ikaw! Uuwi na ako. Ha? Oh, umuwi na si Ike, umuwi na rin tayo. Eh si Beto, kaya mo yan. Ang laki. Hindi, kaya mo yan. Ano ba talaga gusto mong palitawin? Ano gusto mong mangyari? Ang gusto ko sana mangyari, huwag kami daw magbumbong eh. Ay, kung di ako pumayag. Mag-aano ang palat sa tinalupan. Ano ang palat? Ngayon, ikaw ngayon ang pasasabuki ko. Ano ang palat? 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 Ano ang palat?
akin! Maski na tayo sumabog! Hindi ito sabog to. Kandila ito, kandila. Kandila, makamabog pa tayo. Halika lang! Ano ay tura? Kailitit mo pa, marunong ka na tumingin sa binti, mga sasyan, ha? Anong gusto mo? Maloko ko rin sa mga dumating na babae. Hoy, ako'y tumanda ako ng ganito. Hindi ko inintindi ang babae sa buhay. Pesky lamang yan. Ano, ngayon pa ako magpapakaloko sa kanila? Nasaan ang kapatid mo, si Utong? Nandot, hindi nga yung mga babae. Ayun! Intindi niya yung mga babae. Ayaw niya ako tulungan dito sa trabaho. Makita niya. Tatamaan siya sa akin. Mag-intindi. Ayoko, tuloy-tay mo ako dyan at kukunin ko tumanan siya. Ba, banda? Banda ba yan? Oo. Hirap na hirap mo yung muli. Lakas ng hangin sa lalat eh. Eh, kung ganun, mahal na mahal na naman yan. Sana ba kayo makakakita at tatawarin yung dalaman sa anyang kusan? Hindi naman kayo ng dating huli mo yan eh. Maliliit yan. Abad kayo ayaw niyo kumuha nun? O yung mabano ayaw ibigay naman sa pay. O sige na, dito lang kita. Ganyan, ha? Sige. Sige, higa ka. Higa po mabuti. O, Brenda, tapakan mo na. Tapakan mo muna. Ayan, ganyan. Ilang napakahirap kami dito sa dagat, ha? Pagtatawarin mo lang. Hirap. Listen mo. O. Ay, Sara, o. Sige, narito lang tayo. Ang fisher man, o. Gamitin natin, Frank. Di ba maganda yan? Oo nga. What a brilliant idea, yun. Sige, sige. Sigurado mo magustuhan ang ating publisher. Kaya nga, pinukuha kong dalawang daan niya. Ay, hindi ko mamag ano pangalan ko. Goryu po. Goryong Butete ho. Tumahimik ka dyan. Goryu po. Gregorio kung iiksian. Ako naman si Glenda. Kasi ho, nagkukuhan na kami ng mga larawan dito sa baybay. Naisip po namin na kumuha may kasama maing isla. Pwede ba kayo maing kita? Kasama ko ako sa larawan. Alam niyo, totoo po dyan. Ako po hindi nakikihalubiro sa mga babae. Hindi naman po ako galit sa babae. Subalit, sa pagkakataon ngayon eh, parang masisira ang aking sumpa. Eh, sino ba naman ang makakatanggol sa itsura niyo yan? At kayo meron taglay na kagandahan. Ano mo ba yung larawan? Kokodakin ako? Oo, yun na nga. Nag-drama ka. Pali ka na nga. Pantayan mo yung isda. Pwede rawan babae. Pero, ayun, si mama, nagkakandara ka. Pare. Sino mo si Goryo?
Kapag sumama sa mga taga-Manila. O, Edward, doon ko muna sa kabilang grupo. Sige, kami na muna bahala rito. O, Goryo, tanganan mo ito, ha? Tanganan mo. Ayan. O, ikaw naman, Glenda, dito sa balikat niya. Ayan, ha? Glenda, matagalan pala akin, eh. Huwag na muna makialam. Ako, tumatagal ang oras. O, sige. O, Goryo, Goryo, huwag ka mahihiya. Huwag may pasok yung ulo mo dyan. Mapagkakamal ang pating, eh. Konti lang. Macho, yung macho ng konti. Hindi ganyan. Medyo nakatagilid sa yan, okay? Ayan, ayan, okay. Pinipin. Tao yan, oo. Ang kapal ng apok. Eh, wala namang kay itsura. Wala lang, ayan na nga, oo. Wag mo ilabas ang ngipin mo. Hindi ka mukhang macho. Gumanong ka. Machong-macho ka dito. Paano ba? Iha, usap lang konti. Wag mo lang tignan yan. Paano ka sa mukha niyan, eh. Dito ang tingin niyo para maganda. Ano ba? Ay, ang buhalang ahas. Ano ba ito? Bakit ba? Nagkatrabaho kami dito. Pasensya na kayo, misis. Ano, misis? Ano ba itsura ko? Tignan mo nga. Masong-maso ko. May muscle control ako. Change position. Dito ka naman sa kabila, Goryo. Kabila ka naman mag-pose. Ayan. Eh, gusto ko lang malaman. Anong kababalaghan kung ginagawa niyo dito sa lugar namin? Hindi ito kababalaghan. Nag-pictorial kami. Pictorial. Okay? Ah, Goryo, hindi siya mabang tingin sa itaas. At saka diretso ang tayo. Diretso ang tayo. Sige lang, doon ang tingin. O, di, sa camera, sa camera. Ayan. Kukodakin ka, kukodakin ka. Dito! Goryo! Dito ang tingin. Ayan. Benda yung legs mo. Taas mo. Taas, taas. Goryo! Eh, sino naman yung magandang yun? Siya si Glenda Morena. Ang number one cover girl. Eto, o. Nakita ko na rin ang personal. Ang ganda pala. Sandali, ho. Ang ibig nyo sabihin eh, kasama nung babae nyo, ng kababayan namin mukhang siyokoy? Eh, natural. Mabubura pa ba namin yon? Okay, Goryo, Goryo! Intindihin mo naman ako, please. Lagay mo yung paa mo para mapatong ni Glenda yung kanyang hita. Ayan, ganyan, oh. Sige, dito ang tingin. Ba't nanginginig? Nanginginig ka ba nito eh? Kinakabado ako eh. Huwag kang kikerbusin. Sige na. Pipigilan ko. Pigilan mo. Sige, oh. Hoy! Bukit ka ngayon! Ang sahinan ang anak ko! John! Teka muna! Nahulog eh. O sige, dalihan na. Naku. Eh, aling asaw. O, dito ka nga. Ayan, sige, o. Oh. Again, please, Goryo, dito naman, ayan. At alam mo ba, ilalagay daw isang pabala sa isang sikat na magazine. Goryo? Oo, alam ba yung kasama? Yun ang sikat na model, si Glenda Morena, at makakasama pa niya. Uy, pambira swerte niyan. Pambira talaga. Ito lang daw, yun si Goryo. Kung wag kayo magpapalata, baka sabihin na iingit tayo. O, ganyan ba, ano? Goryo, sikat na sikat tayo, o. Ha? Pasensya na kayo kung hindi kayo napansin, ha? Kasi iniisip ko kasi yung nangyari doon. Nagtataka ako bakit sa dami-dami ng tao ako napili. Pambira ka naman, oh. Nakunan ka lang ng larawan. Akala mo kung sino ka mag-aastar yan. Hindi naman siya ganun. Si Iggy naman, oh. Kaya hindi naman ako siya nagmamalaki. Kasi iniisip ko kung tama yung inarte ko kanina yung pag-Kodak, eh. Ba't kaya ako napili? Bidang-bida ka. Oo nga, eh. Alam ko na. Bakit? Palagay ko, pare, kaya ka napili. Dahil sa korte ng katawan mo, machong-macho. Ganun ba? Aba, bihira na lang yung ganun katawan. Maski magpasadya sila, wala silang makakit ng ganun. Tama pala yung biro sa akin. Kala ko binibirong malaki yung katawan ko. At alam mo isa pa? Sa mga modelo talaga, kailangan nila yung mga mukhang makikinis ang kutis. Katulad mo, pare. Ganun ba? Tinan mo, nag-disport sila na. Saan kaya sila makikita? O, nasa mga bagong gawang bahay sa Tadlac, puntahan mo raw kung ako ikaw. Oo nga, hindi. Kaya kung gusto magpunta ron, baka sakaling kailangan pa nila, hindi na nila ako hanapin, madali na ako makita. Uy, pumunta ka ron, pero may papayo ko sa'yo. Ano yun? Para lalo kang gumanda, pare. Para lalong bumilib sa'yo. Mag-makeup ka! Aling Antonieta, sana pagandahin niyo yung makeup ko, ho. Kasi magaganda yung sila Glenda, yung mga babae. Huwag kang maglala, pagkagandahin kita. Oo, gaganda nyo, kasi baka masama sa fotografiya. Sabi nila, kailangan ang makeup maganda. Para kahit walang araw, maganda ang fotografiya. Akong bahala, relax ka lang dyan. Aling Antonieta, bakit nilalagyan niyo ako apog? Huwag ka nang maingay. Ganito talaga ang makeup namin dito. Ganun ho ba? Kasi baka hindi maganda sa fotografiya yung ginagawa niyo, eh. Akong bahala. Magiging beauty kan talaga at
naibigan ka pa ni Vilma Santos. Totoo po. Teka muna, bakit meron lasa morgue? Huwag ka nang maingay, relax. Baka pumangit ako nito ah, baka buhangit ang fotografiya ko ah. Buti kang talaga, pagkatapos nito. Teka muna, bakit may brocha pa? Talagang ganito yan, wala ka nang magagawa. Ang pagme-makeup lang kanito, ang pagbe-beauty namin ganyan. Teka muna, ilang mano ba ilalagay nyo? Baka magbuka akong pasyumano. Hindi na kailangan ng mano-mano. Lagan mo kamay mo riyan. Umikit ka. Beauty! Beauty talaga. Teka muna, bakit may bulak pa ako? Ang ganda-ganda mo. Ngayon na ako nakakita ng makeup pero pang bulak. Naku, ayaw mo na niya may bulak. Kasi... baka masira ang aking fotografiya. Tanga! Talagang ganyan ako mag-make-up. Eh, wala naman ako na. Nalagyan ko ng bula. Sana ni Binada. Saan? Siya po ni Lali. Ay! Pambihira kang talaga, oh. Bagay, pogi rin naman siya. Oo, maganda ba? Bagay. Maganda ba, makeup po? Macho-macho? Parang artista? Teka, pamatay talaga. Maganda. Okay, stop. Listen, individual pose. Okay? Sige, kanya-kanya position. Ikaw, Brenda. Gusto sabihin ni Albert. Okay? Yung maganda. Pwating. Pera, huwag kayo makakailang. Kita mo yung katabi niya, yung nanay niya. Sige na, lapit mo. Yung bae. Yung bae na. Yung merong water lily siya ulo. Sige na. Nang hindi kaya magalit. Hindi magagalit yung mali mo. Baka matubo pa yung mag-inak. Ang gwapo mo yata. Siya nga naman. Ganun ba? Ganun mo yata ang mga tindi. Huwag mo ilalakas na maganda akong lalaki. Baka machismis. O, sige na. Lalapit na ako. Lapit mo na. Mukha naman mabait. Sige na. Naks. Bakit? Ano nangyari? Hindi ko alam. Ha? Napahiya ako. Hindi ko akalaing gagalin nila ako eh. Ano napahiya?
Nakita niyo naman siguro ang ginawa nila sa akin. Baka naman hindi ka nagpakilala ng gusto. Sinabi ko pa nga ako yung nag-abot sa kanila nung makita kami. Nagtataka nga ako, hindi sila dapat makaganyan sa akin. Bakit kaya? Talagang hindi ka namukhaan? Hindi siguro. Palagay ko, kaya hindi ka nakilala. Sumobrang ganda mong lalaki. Ha? Ganun ba? Sigurado yun. Di ba? Siyempre, hindi mo mayalis yun. Akala nila kung sino kang star. Palagay ko, baka sumobrang lagay sa akin ng makeup eh. Alam ko na. Kung ako sa'yo, bumalik ka nun. Alis mo na yung amag sa mukha mo. Diyan ka hindi nakilala eh. Amag ba nilagay? Mabuti lang hindi umagnat sa mukha ko. Pumiraria ba naman? Ayoko na magpa-makeup. Mas mabuti pang hindi na akong gumanda. Teka muna, Goryo. May naisip kong paraan. Ganito ang gawin mo. Alam mo yung mga taga-Manila, hilig na yung hinaharana. Excited sila riyan. Haranahin mo, Goryo. Ganun na. Tatlong nagdurusa sa pag-ibig mo, Sintal. Ang tinig ko, anino ko, ako, aalin pang buhay kung walang tumamay sa aming giniw ko. Paot ng tinig, wala na ang anino. Paano pa ako? Tatlong nagdurusa sa pag-ibig mo, Sintal. Ang tinig ko, anino ko. Ako! Alam ko na. Kaya kainit siya ng tubig, pare. Dahil piyesta ng San Juan ngayon. Ha? San Juan? Hindi ba 24 ng Bunyo yan? Binago na palang petsa. Eto nga, nagdala pa ako nito eh. Sorry ha. Pasensya ka na sa mama ko ha. Naku, Glenda, magandang gabi sa'yo. Pasensya ka na sa pag-iistorbo ko ha. Nanggalit yata ang mama mo sa akin. Hindi, alam mo kasi mahilig magkontrabida yun eh. Nagsasanay lang siya nung magit siya ng tubig. Bakit? Arte ba yun? Oo. Oy, arte ko at yun. Sabi mo siya kanya, aarte siya uli ako, itsa niya ng tubig. Oo. Gusto ko rin umarte. Pasensya na kayo ha. Kasi nga pala, ito magasin para sa'yo. Aba, ikaw ito ha. Maganda, salamat. Ako wala. Sorry ha, isa na lang kasi yan. Sige, dyan na kayo ha. Salamat ha. Wala! Wala! Pilamana ka rin. Yes, ikaw bata. Eh, totoo ba pala yung sinabi mo sa akin? Ha? Totoo! Ano, pinagkaguluhan ka ng mga magagandang babae at kinodakan ka? Ha? Ay, balitang-balita ka sa bayan. At dahil dyan, kinantyawan tuloy ako nila ay unang painom ako ng libre-libre. Ba, hindi kayo galit? Hindi. Nakula na huli. Napakaganda niya. Yan nga. Oh, tingnan nyo, Ellen, sabi niya. Ayan. Ang ganda-ganda. May istorya pa sa loob. At pati naman nga naman, Jaski, nga pala ubod ng ganda. Ay, ito. Ito ang gusto ko. Ay, mahusay na panahiyan ito. Oo nga ko eh. Ah. Alam nyo, kasi nanahuli, nag-aralan na kami. Parang minatapa kami nung ina niya eh. Aba! Eh, bakit ka makagagalit? Eh, hindi naman siya nililigawan mo. Oo nga ko. Pero yung hindi pa naman ho ako lumiligaw, pero dapat yata manuyo ho ako yan eh. Aba, kailangan manuyo ka. Oo. Bigyan mo na regalo. Ano ho regalo? Yung isda. Ha? Yung mga huli ko? Abay, paano benta natin? Ay, no. Huwag mo intindihin ang benta. Matag dito. Areglado yan. Alam mo lahat ang bagay pinapuhunanan yan. Basta, mapupunta sa'yo. Thank you.
Goryo! Glenda, huwag ka mag-alala ron. Mababaw lang yan, hindi siya malulunod. Salamat, ha? Alam mo eh, baka ako nagsasawa ka na ng pagkain ng karni sa Maynila, kaya pinagdala kita ng sariwang isda. Ay, ang gaganda, no? Ang cute. Hindi cute ito, isda. Hindi, ibig sabihin, parang silverfish. Oo nga. Salamat, ha? Masarap ito, pwede pa itong abaniko kuminsan eh. Sa'yo lahat ito. Teka nga muna, magtatagal ba kayo rito? Siguro mga ilang araw na lang. Maigi. Kasi kung magtatagal kayo rito, dadala kita lagi ng sariwang isda. Salamat. Teka muna, yung kinokodak sa'yo, sikat na sikat ka pala. Naku. Yung palang mga kinokodak sa'yo, gagawin pabalat ng magazine ha. Meron yung kinodak ha, kasama ako eh. Ano kaya kasama kaya yung party ko, baka kaya putulin yun? Hindi naman siguro. Maigi, dahil kung hindi, padala mo sa akin, gagawin kong pambalot ang tinapa. Ito sa iyo lahat ito. Salamat ha. Talaga bang Goryo ang tawag sa'yo dito? Ha? Goryo, tsaka yung ano, yung kwan, Butete. Nanay mo, talaga. Ang nanay mo kumakain butete. Marami ay kung butete, dadalang ko siya. Kumakain ba siya? Ay, ito! Alis yan! Alis yan! O, bakit? Alis! Bakit na ito, Victoria? Kasi mo, nawala yung kamera eh. Bakit nawala ang kamera? Eh, nahulog mo kasi si Billy. O, nahulog naman si Billy, nawala ng Victoria. Eh, kasi mo, nahulog si Billy, kasama yung kamera. Ano? Billy, bakit mo hinulog ang kamera? Billy, damonyo ka! Anong ginawa mo sa kamera ko? Sabi ko naman sa'yo, hindi ko sinasadya. Ano hindi sinasadya? Mas mahal pa yung camera ko kaysa sa'yo, hayop ka! Oy, two? Hindi o two, three. One, two, three. No, mintindes! Ang ibig kong sabihin, nagtago siya, ikaw, hawak-hawak, paganyan-ganyan. Mama, ano sabi mo? Bigyan niya lang po tayo ng isla, tignan niyo ang cute o gaganda. Anong klaseng isla yan? Mata pobre po. Yeah, kasi yung mata pobre, nakausle mata, yung pobre siya. Hindi kami kumakain ng isdang ganyan. Masyadong maliit. Ang kinakain namin yung mga grande. Grande? Ah, rancho. Anong rancho? Rancho grande. Animal! Halika na! Vamonos, vamonos! Wala di intindihin yan! Hindi o, para ako kaglenda ito eh. O, teka mo, sandali lang o. Huwag na! Vamonos, vamonos! No. Hindi o eh, huwag nung manusin. Manus kayo ng manus eh. Ganda! O, lumagoy na kayo uli. Thank you.
Pagkakalap! Hoy! Animal! Retrieve mo yung anak ko! Tayo! Mami, niligtaso niya ito! Ay, ba't mo siya kinakabayo? Animal pa! Ayop ka! Inawa, buhay na! Buhay na! Sinulungan ho niya! Sumayo ka dyan! Anak, iya ka! Hindi ho! Magandang gabi sa'yo, Glenda. Ano yung tinatago mo? Ha? Yung litrato mo na ibinigay mo sa'kin. Eh, kaya sana ako nagpunta dito kasi gusto ko sanang pasalamat sa'yo dahil niligtas mo kahapon. Ha? Walang anuman yun. Ano walang anuman? Utak ko sa'yo buhay ko eh. Alam mo, Glenda, isang karangalan para sa'kin ang ikaw ay iniligtas ko at ako ay handang maglingkod sa'yo anumang oras. At ang mahalaga sa lahat, nakapasalamat ako sapagkat ikaw lamang ang unang babae na gumising sa aking puso sa tawag ng pag-ibig. Pero alam mo, Goryo, kung lahat ng tao may kalawabang katulad na sa'yo, wala na siguro magiging problema dito sa mundo. Sarap siguro mabuhay. Pero ikaw na yata pinakabay ng tao na kilala ko. Hindi naman siguro, Glenda. Alam mo kasi, hanggang ang akin, ang kahulugan ng buhay ay pagmamahal, paglilingkod, at pagbibigay sa kapwa. Ang nagtataka nga lang ako, bakit napakarami ng maramon. Sandali lang. Eto, pasensya ka na sa alaala ko sa'yo, ha? Dalhin mo sa Maynila. Oo nga, eh. Salamat, ha? Hindi naman kailangan yan. Balikin kita yung saging mo, ha? Demasyado, chikiting. Sabi sa Maynila, malaki saging. Yan, tapon yan. Eh, kung naliliitan kayo dito, eto, mataba ito. Kaya nyo to. Mama naman, marami naman, eh. Basta man tumagi sa grasya ng Diyos. Goryo, kaya nilang kunin ang kukuha. Salamat, ha? Pasensya ka na dyan, ha? Punta ka sa Maynila. Doon sa amin. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ka may pupunta sa aming bahay. Mama naman. Listyan!
kan dito eh. Babay ah. Babay. Salong! Dali. Thank you ah. Pronto. Babay. Patanggap lamang kita. Kung marami kang diploma, marami kang salapi. Tama na, tama na. Wala ako kung salapi. Marami ako isda. Nenda! 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 Ba't kayo nakatumpog yan? Ba't kayo umiyak? Ang manong ko yung ay nag... Anong nagdag? Hindi mo namin mapigil eh. Huwag niyo sabihin, napakamatay ang umas na yan. Gloria? Oh, ba? Ba't kayo yung pake? Nanahuli. Hahabol ako sa last tip. Pupunta ako ng Maynila. Ha? Bakit? Kasi alam niyo naman po, sapul pa sa akin pakabata. Hindi pa po ako nahumaling sa babae. Subalit nang makilala ko si Glenda, palagay ko siya na po ang babaeng pasan sa aking panaginip. Kaya nanahuli. Gusto ko lang patunayan sa kanyang nanay na ang kailangan daw niyang lalaki para sa kanyang anak ay yung isang mayaman at maraming diploma. Yan isang hamon sa akin at patutunayan ko naman na kaya ko isang gawa yan. Naulog ka na ba? Paano naman magagawa yan? Sakaw ko na sa lapi. Bahala na ho. Kahit na ipalo ko ang katawan ko sana buhay. Tanong na nga, ito ba ang daan dito, saan pa papunta ito? May tayo mo sumagot. Ito, saan pa papunta ito? Itong daan ito. Right. Ay, naku, hindi ko pa sinasadya. Sandali lang, ha? Makapagtanong nga ako, saan ba ang papuntang Guadalupe? Diretuhin mo ito. Diyan, mahihit mo ang Buendia, sumakay ka, papuntang highway. O, mapunta na ng Buanyo, Guadalupe. Ay, salamat, ha? Okay, ha? Pare, punta na ako, ha? Right hand, sarong! Tintoy! Ako si Goryo! Goryo! Aba! Oo! Oh. Ako! Tuloy! Aba, yun nabigla, uwi mo ah! Sige, tuloy! Alam mo, Goryo, kung talagang gusto mong kumita ng pera, magpatulong ka ng pawis. Oo nga, pero kung baka yung pagtulong ng pawis ko, wala akong makain, pawis ko na lang ang makain ko. Gusto ko yung kikita ko ng maraming pera pareho nung sa bangko sana. Sa mabuting paraan. Gusto mo din lang yan. Ipakikilala kita rin sa kaibigan ko. Oh. Yun, nagtatrabaho sa pinikula. Pinikula? Oo, oh, ipapasok ka niya, stuntman. Ano ba yung stuntman? Ba, malaki kita niyan. Ano yung stuntman? Ang stuntman, di ba, liba, kailangan ng bida, medyo madidiskrasya, ipapalit ka rin. Naku, baka pareho yan nung nagshooting sa lugar natin. Si Fernando Pudunyon. Nung pinalakol siya sa ulo, nilagyan ng double, pinalakol, 8 binayad, wala pa pagkain, ayoko niyan. Baka mapalakol ako sa ulo, ayoko niyan. Iba naman ito eh, stuntman, alam mo, malalaki ang kita niyan. Hindi ako papalakol eh. Hindi! 3,000, 10 pelikula. Ka! Ka! At gusto ko yung realism. Ako, misaya ng Philippine movies. Take 15 ako tayo direct eh. Wala akong pakilam kung take 15. Sige, akit dito yan. Please! Ano ba? Wala akong pagkakailan kung mamakay siya o masira ulo niya. Halika, hindi yata nagsito ng director yung ako. Ah, pasaya ka dito ulit. Dali! Oh. Ay, naku. Hindi, ako na. Oh, kaya pa ba? Kaya. Huwag natin sige. O sige, sige. Balik sa pwesto yan. At ihulog ulit. Ah, halika na. Halika na. Dilipe, kape! Halika na. Teka. Ang gusto kong gawin mo, magkagutay-gutay ang iyong katawan at maligo ka sa sarili mong dugo. Kayang po ba yun? Oo, kaya. Sandali lang, kasama mo na ba yung place nyo yung sapi akong sapan? Oo, tatagtagyan ka pa. Ano pa?
Gusto niyo ulit ang utak? Lalong magaling. O yan. Ako, malaki bayad yan. O sige, sige. O sige. Alam mo, paglabas ng bituka, mas malaki. Bakit bituka? Oo. Eh, baka gagawin ako dinugwan. Hindi. Oo, suot mo na ito. Sige, suot mo. Butik! Bebe! Butor! Tulay! Hey! Oh, ano? Kayo pa? Kayo mo pa?
sa loob ng 35 araw. Ha? 35 araw? 35 araw. Buhay ng bala ba nandito? Bakit malaki premyo? Hindi, akala ko lang lang. Bakit? Ah, malaki ba premyo? Oo, oh, sige. Payag ako malaki premyo. Ah, naintindihan nyo? Huwag kayong susunod sa baba. Oo. Oh. Ayon sa batas ng buksin, oo. Bawal ang susunod sa baba. Opo. Sige, maglabang kayo ng mahusay. Oo. Oh. Pag sinabi ko, maghiwalay kayo, break. Opo. Ano ginawa mo? Kinain ko. Bakit mo kinain? Akala ko puto eh. Goma yan eh, para pasang ka sa bunganga. Goma ba yun? Akala ko puto eh. Puto. Wala ka na ba? Meron! Mabuti nakabili ko. Kasi makunat, lala ko. Makunat, ikoy eh. Wow! Wow! Okay! Let's see! Yan in the house! Panood ka ng panood ng sining. Ngayon, dito ka manunood. Dito ka magsasalita lang sa'yo.
Tap ka ng tap, tatapalin kita eh, tsaka pa eh. Ah, Mario, kamahala ka rito, kumita tayo ng pera. Oo nga. Pag natalo ka, doble premyo mo. Ha? Totoo ba yun? Oo. Oh. Imagine nyo lang sinabi, doble pala premyo ko. Talo na ako. 38. 39. 40. 40 siya. 2. 43. 44. 45. 46. 47. 48. At 500. 48,500. Goryo! Ano ibig sabihin ito? Ha? Mga diploma. Ba't? Ano ba't dami? Kasi alam mo, sabi ni Aling Loretta, ang gusto niya raw mapangasawa ng kanyang anak, yung isang binata, na maraming kwarta at maraming titulo o diploma. Kaya ang ginawa ko, namili ko ng mga diploma. Oo, oh, kagaya ng isa niyo, bakit meron pang munting lupa? Eh, kasi yung mga gumagraduate pala sa munting lupa, binibigyan din ng diploma eh. Marami dyan, lahat ang uri ng diploma meron dyan eh. Ito nga, may, ayun, ayun, saan yun? Sa mental. Oh, sinahulo no? Eh, hindi, bago naman siya ibalik. Naibalik eh. Naibenta sa akin, nakuha ko ng mura, sinapalagahulo. Bumili din ako dun eh. Merong high school dyan, merong primary. Saan ba makakabili ng diploma ng kindergarten? Goryo, pag lahat naman ng diploma, eh hindi ka na paniniwalaan yan. Abawa ka magsalita ng ganyan. Ang sabi ni Aling Loretta, mas maraming diploma, mas gusto niya. Marami pa, papakita ko siya, meron pa diploma ng cosmology. Ano ba? Eh, papapakita ko nga sa'yo. Wala kaming kailangan. Sa iba muna ilako ang tinda mo. Napakamanan akong propagandista. Hindi po ako nagtitinda ng ice lap. Napakaulit mo ah! Sinabi ko mas hindi kami bibili ah! Aba, sandali lang mo, Doña Loretta. Hindi niyo ba ako natatandaan? Ako si Goryo, yung tiga-apply ah, si Goryo Butete. Eh, maaring hindi niyo ako natandaan kasi gumanda akong lalaki ngayon eh. Kaya po ako nakpunta dito, natatanda po yung sinabi nyo na ang kailangan mapangasawa ng inyong anak ay yung taong merong salapi at saka maraming titulo. Eto na po yung salapi, naririto na. Naririto yung lahat yung mga titulo. Meron dito ininyero, doktor, abogado, albularyo, embalsamador. Baka gusto nyo, ma-embalsama ko kayo, pwede rin no. Sinunod kong lahat ang sinabi ninyo. Ang hindi ko lang hunagawa ng paraan, itong aking mukha. Posigido kang talaga, ano? Para kang piranya. Pwede sinarandam ko sabihin sa iyo na si Glenda ay malapit ng ikasal. Ikakasal na? Kanino po? Kay Bimbong Madrigal. Mayaman. Kaya, ang mabuti pa sa iyo, dali mo yung lahat ng mga basura mo at umalis ka na. Sapagat pag inabutan ka dito ng kanyang nobyo, seloso yun, papatayin ka at babariling ka pa. Mama, ba't kayo nagsinungaling kay Goryo? Hindi naman totoo mag-aasawa ko ah. Sinabi ko lamang yun sa kanya, iha, para matigil na ang kanyang kahibangan sa'yo. Pero mama, kawawa naman siya. Gusto niya lang lamang makapagkaibigan sa akin eh. Kaibigan? Oo. Ang ibig niya, gansuhin ka. Hindi ba naintindihan yun, iha? Hindi ka ba nahihiyan yan? Sa pamilya natin, magkakaroon tayo ng isang Butete? Diyos mio, kay barbaridad. Ang laking kahihiyan. Butete? Ay, Diyos mio, no pwede ser, no! Mama, ano yan?
special offer? Anong tinda nyo? Sama ng loob, bibili kayo. Check, pinapanong lang eh. Goryo, Goryo, dahil lang ba sa babae, magpapakamatay ka? Huwag ka nang maghanap. Nandito na si Take It Away. Ako ang nagsasalita. Isda? Nagsasalita? Bakit? Katulad din ninyo kami ah. May bibig, may mata, may tenga, may kwan. Tinga lang nakikita. Naku. Kung kababalaghan man itong nakikita ko, hindi ka panipaniwala. Utang na loob, huwag mo akong tatakutin. May sakit ako sa puso. Baka babatay ako. Utang na loob, gusto ko pang mabuhay. Teka, bakit mo ba ako ginaganyan? Natatandaan mo noon, may niligtas kang maliit na isda na naipit sa batuhan. Siya'y anak ko. Mula ng pangaralan mo siya, tumino na ang anak ko. Siya'y naging ulirang anak hanggang siya'y namatay. Nasa Loyola siya ngayon kung iyong dadalawin. Dahil sa nagawa mo sa kanya, ibig kong gumanti sa iyo. Take it away. Sa bagay eh, yan nagsasalita ka, kapanipaniwala na yan. Pero baka binobola mo lamang ako, di mo ako tutulungan sa suliranin ko tungkol kay Glenda. Ako'y nakahandang tumulong sa iyo, Goryo, anuman ang iyong suliranin. Totoo? Totoo yan? Buti pa, isama mo ako. Oo! Oh. Talaga? Tutulungan mo kay Glenda, ha? Ano bagang tulong? Eh, alam mo, sa ngayon, galit siya akin ng nanay noon, si Alin Loretta. Makita lamang ako, nakasimangon to kaagad, eh. Yun ang tamang baguhin mo anyo ko. Gusto ko gawin mo akong isang artistang lalaki, Scott. Yung bata pa? Direct from Channel 13. Tumingin ka sa salamin nang masaksihan mo ang iyong pagbabago. Aba, aba, naging si Rudy Fernandez ako ah. Kabagay na bagay sa akin ito. Dito, talaga pala makapangyarihan ka. Siguradong tatanggapin ako ng nanay ni Glenda ngayon. Ang gwapo-gwapo ko ngayon. Ginto nito, salamat ah. Ginto dito. Ayoko nitong mukha nito. Palitan mo to. Eh, makakaproblema ako eh. Eh, baka habunin ako ni Almo Moreno nito eh. Makakagalit sila ni Glenda. Ayoko nito. Palitan mo. Eh, sinong gusto mo? Sino nga kaya? Ay, kabayo! Kabayo? Ako, Mrs. Special na naman ako. Naniliyasan naman tayo ng manong mo.
Baga! Karya? Ko? Hindi ba ako lasing, ah? Nakait ba ako? Ikaw ba yan, Goryo? Ako nga. Aba, inimatay. Siya pala may gamit ng katsutsilyo ko. Aba, naging kabayo pala ako. Naku, ganito nito. Balik muna ako sa dating anyo. Mabubuko tayo. Sinabi mo eh. Take it away. Walang niya pala itong ginawa mo sa akin. Gagawin nung pa akong kabayo. Eh kung nasabi ko yun sa Pampang, yung mga nakatumpok doon, di gagawin mo rin. Eh ang baho nun. Kumanda ka ginto dito, luluwas tayo ng Maynila. Oh! Napabalik ka! Halika, tuloy ka! Katulad ng sinabi ni Douglas MacArthur, nang siya magbalik sa Pilipinas, I shall return. Nag-return naman ako. Subalit, insan, sa pagbabalik kong ito, ipakikilala ko kay Alin Loretta na ang taong katulad ko na kanyang sinabak ay nagbalik upang magtiis at ako'y magpapakayaman. At pag ako'y mayaman, babalibulig ko siya ng salapi. Yan ba ang sabi ni MacArthur? Hindi, yung I shall return lang. Eh, ba't ang dami mo sinabi? Bali ata ang pagkakatuloy mo eh. Kailangan ata sa Mandaluyong eh. Hindi talaga natuloy ang kasaligred ah. Salamat. Siyempre, ganyan lang talaga magulang. Gusto nila ang kanilang anak eh malagay sa maayos. Hindi yung ipakakasal sa isang lalaking sa laula mo ka. Siyempre, maghahanap din ng ano yun. Isan, pinadidirigan mo ba ako? Hindi, ang ibig ko sabihin... Ngayon ako naniniwala na ako ang bakal, ikaw ang kalawang lagi. Ano ibig mo sabihin? Oy, di ba ang kalawang ang sumisira sa bakal? Sige, matayin mo tumukan to. Hindi, ang ibig ko na sabihin, ang isang magulang, gusto ang kanilang anak, malagay sa maayos. Tama, kaya sa pagbabalik kong ito, iaayos ko ang lahat. Narito, ang pag-asa, ang aking kaibigan. Ano ba yan? Ano yan, duwende? Hindi. At isda. Mabuti pa, Goryo, pumunta tayo ng ano, ng mental. Ano ba akala mo sa akin? Naluloko ko? Bakit mo ko yayain ng mental? Eh, pambira ka eh. Dito, may trabaho ko dito eh. Inaabala mo lang ako eh. Ano ba ang trabaho mo ngayon? Karera! Ha? Hindi mo nalalaman na maraming yumayaman dyan? Ano karera ito? Karera ng surot? Ano? Mario, si Goryo, karera ng kabayo. Yung tinatawag na special jackpot na dandan libo. May yumayaman ba dyan? Siyempre. Gusto mo ba makaroon ng pera? Eh, kaya nga ako nagpapakahirap eh. Ginugulo mo lang ako dito. Eh, pupunta ka rito. Problema. Shhh! Kung ganun, mag-bihis ka. Pupunta tayo sa karera. Magdala ka tuloy ng palang. Bakit? Papalahin mo lahat ang kwarta sa karera. Sandali lang at kami makukumpirensya. Makakakwarta ka na. Serto na po, Susi. Oh, si Mrs. Iniwan na lang po sa akin yan. Oh, thank you very much, ha? Okay. Ano yan, Goryo? Abay, binigay na sa atin ng susi ng bahay. Nangangahulugang atin na ito.
Ba, binili mo ba ito? Eh, natural siya natin dadali ng kwantang na kolekta natin. Kung nakakita ko ng bahay na yung lutang sa ere, yun sana ang gusto kong bilhin. Yung floating, yung hangin. Teka muna, wala ka bang hangin sa ulo? Pambihira ka talaga, oh. Puro ka naman kalokohan, eh. Binibigyan ka ng magandang bahay. Puro ka naman daldal, eh. Paano yung bahay ko? Iwan na natin yun. Ang lalaki ng lamok, eh. Bakit? Ito ba? Walang lamok? Eh, meron nga, pero hindi ka naman mabubuhat. Nakahawak sa'yo, surot, eh. Sa... Halika sa loob kapag bowling ka. May bowling sa loob? Oo, ang bola yung keso de bola. Ikaw na, Lila. Ikaw pa, amo. Kailangan ang bahay. Ayaw pumunta sa tulong. Mario! Oh. Bakit ba ayaw mo pumunta sa tulong? Ikaw naman, napaka-reklamador mo eh. Sino ba ayaw ng katulong? Pwede sana. Pero hindi maaari. May dahilan ako kung bakit ayokong dumami ang tao dito sa bahay. At manalaman mo rin yan pagdating ng panahon. Lailan yan? Nakalaki ng bahay eh. Lilibutin mo ito, sa araw mo na lilibutin eh. Ba? Si Glenda, oh. Glenda? Si Glenda? Paano yung sa disco? Sa disco? Sa ayawan? Ba? Tama. Ito ang pakakataon ko. Para makita kami. Sa disco, pupunta tayo. Kaya anong mangyayari sa'yo? Hindi ka naman marunong sumayaw. Huwag mo intindihin yung sayaw. Mahalaga makita ko si Glenda. At yung sayaw. Ito yung mga sayaw ng mga lolo nung araw, inaabot kayo yung mga ganyan-ganyan. Ba, iba ang disco ngayon? Eh, disco ngayon, para ka na nag-iitya ng lambat sa awal. Huwag mo ang konti! Kakataon na para makita, tumahimik ka dyan. Kay Glenda Ansa, kay Goryo Antiga, kay Glenda Ansa. Ano yung ginawa mo? Ano ito?
sunod-sunod eh. Mahirap pala. Pambira ka, pwede makani mo ng bigla yan. Ina-aprobitsa mo, no? Habang nagmumuni-muni ko dito, gusto mong maubos yung ubas. Siya yung lahat dyan, huwag mo itindihin. Ang mahalaga, si Glenda. Kaya ngayon, mapapatunayan ko sa'yo ang dahilan kung bakit ayoko na maraming tao dito sa bahay na meron tayong dapat ilihim. Papasok lang ako sandali. Paglabas ko, ha, mabibigla sa anyo ko, ha? Kung ano man ang makita mo na lumapit sa'yo, ako yon. Pampira ito, pisa ko. Kung ano iniisip. Ito kaya kumasya sa lalamunan ko lahat, susubukan kita. Pinto nito, susurpresahin natin ngayon si Pintoy. Papalitan mo anyo ko. Pero ayoko nung kabayo, ha? Gusto ko yung maganda. Tsaka ayoko nung artista, masyado maganda lalaki yun, eh. Gusto ko yung ordinaryong society boy lamang. Pero magguwapo. Tsaka mataas, ayoko nung escalator shoes, ha? Yung parang basketball player, yung mistiso. Tsaka kung babaguhin mo anyo ko, baguhin mo na rin yung boses ko para wala nang mahalata sa akin. Yung guwapo, ha? Ang kahilingan mo ay aking kautusan. Ipikit mong inyong mata. Tatatan! Direct from Channel 13. Ayos ba, pare ko? Yan ang gusto ko. Mukhang society boy. At basketball star. Salamat dito rito, ha? Sandali lang. Ano yun? Pagdating ng alas 12 ng gabi, kinakailangan magbalik ka dito sa bahay, kundi magbabago ang inyong anyo. Alas 12 ng gabi? Tandaan mo, ha? Oo. Salamat, ha? Sandali. Pambihira ka naman, Insa, no? Kanina, yung ubas ang nilaman mo. Ngayon naman, pati mansanas, nilunan mo lahat. Oh, nagtataka ka, no? Ako si Goryo. Tandaan mo, itong mukhang to ang lagi mong makakasama kila Glenda. At isa pa, pag itong mukhang to ang dala ko, ang pangalan ko ay Greg. Understand? And so, folks, after our discomaniac from Bicolandia, we now have our discomaniac from Ilocandia, Manang Bigay and Manong Himet. Take it away, baby! It will be quite hard for the judges to pick the winner. But for a breather, let's ask our guest of honor, Miss Glenda Morena, to do a number for us. Eh, wala akong kabareha. May I have the pleasure of this dance with you? With your permission. Kasama ng tumangay sa anak mo. Eh, sino ba siya? Kaysa isang anak na tagapagmana ni Senyor Serapin Montelebano ng Bacolod. Mayaman? Pamangkin ni Carter. Ang presidente ng Amerika? Hindi, ng Iran.
Sino ba matanda sa inyong dalawa, mga kapatid? Sino kapatid? Yung kapatid. Ikaw naman. Mami ako eh. Ah, sorry. Kasi mukhang bata ka kaysa sa kanya. Ako? Oo. Ay, karito eres tu. Para kang flower babe. Bagay ba? Oo, nakakahiya. Ang ibig ko... Ayan! Ah, magandang hapon ho. Ay, Diyos mio! Si Greg Montalibano! Glenda! Glenda! Nato si Greg! Padalita! Ay, anong laking honor! Greg Montalibano! Kung nalalaman lamang ng aking mga kaibigan, ng aking mga kapitbahay, na aking bisita ngayon ay isang multimilyonaryo! Greg, entra! Por favor, pasok kayo! Pasok kayong dalawa! Ay, ay, kigwapo! Kigwapo! Ang ganda mo! Misis, baka marinig tayo ng hold up, mga kidnap kami. Ay, ay, perdone, perdone, na pumalaking karangalan. Greg, na ginawa mo sa akin na bibisitahin mo ang aking maliit na pobrika, pobrika sita. Ehen, por favor, arresto, senyor. Kami si dentro. Pasok, pasok. Si, si, si. Kung nalalaman lamang ninyo, mga kapitbahay, mayamang milyonaryo. Ay, 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 excuse me, Mr. Milyonaryo. Siéntate, por favor, siéntate. Ay, ay, kikwapo eh. Ito, gaw-gaw, upo ka dito. Si, 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 si. Ay, kikwapo, kikwapo. Glenda! Glenda! Andiyan na siya. Ay, yummy. Ulang yung sapatos to. Narinig lang ang pangalan ni Glenda? Nagpasok-pasok na? Ano naman iha? Bakit hindi ka naman nag-iinom, ha? Ano naman nangyari sa inyo? Eh, paano ako mag-iingat ang akating sapatos niya ron? Naku, punyari pa lang ito. Kung kinalaman mo lamang na nandiyan si Greg, natataranta ka na. Kayo nga din natataranta eh. Okay, naman na gano'n iha. Saan mo naman mag-iingat? Ako gagawa ng merienda. Sige, tarun! Natatantang ka ba? Hindi, okay lang. Sulay naman akong tumambling dyan eh. Tarik-tarik kasi ng hagdanan namin eh. At saka model yan eh. Ang galing mo palang mag-